Ako nga pala si Rose, 49 years old. Nakatira sa Sampaloc, Manila. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ang kwentong ito 1989. Tatlo kaming magkakaibigan. Ako, si Loida at si Malu. Magkakalapit barangay lang kami kaya halos araw-araw na kaming magkakasama. Mahilig kaming gumala, uminom at magpunta sa mga disco bar. Kung saan-saan kami nakakarating, makapag-party lang. Si Lloyd ang pinaka-independent sa aming tatlo. Kung ano-anong racket ang pinapasok niya, kumita lang ng pera. Alas dos yun ang hapon. Nagkwekwentuhan kaming tatlo. Saan naman kaya tayo gagala? Nakakasawa na kasi sa disco bar, lagi na lang tayo doon, sabi ni Malu. Nang biglang nagsalita si Loida. Ay, oo nga pala. Baka gusto niyong sumama na lang sa akin. Bukas may racket ako. May imimit akong hapon, tiyak magkakapera tayo doon. Kilala ko na yun, nakasama ko na dati yun sa Palawan. Dadating na naman siya bukas, may mga kasamang kaibigan. Kinontak niya ulit ako, may pasalubong daw siya sa akin, sabi niya. Mukhang ayos yan ah. Sige, sama kami. Nang maiba naman, saan naman natin yan pupuntahan? Sagot ni Malu. Sa Makati, doon daw siya naka-check-in. Sabi niya sa akin, room number niya, 704. Diretso na lang tayo sa room niya, sagot ni Loida. Okay, sige, basta bukas ha. Dapat bago mag 7 PM, nandun na tayo. Mas maaga, mas maganda. Excited na nga ako eh. Ihahanda ko na yung susuotin ko. Pang-sosyal, siyempre. Nakakahiya naman kung simple lang susuotin natin. Sosyal pa naman yung hotel na yun. Sabi ni Loida na pumupost-post pa. Oo, sige, maghahanap na din ako ng isusuot para bukas. Ikaw din, Malu, maghanap ka na din ng isusuot para bukas para di tayo nagmamadali bukas. Sabi ko kay Malu. O siya, sige, magsiuwian na muna tayo at mag-beauty rest para bukas, fresh na fresh tayo. Dadaanan ko na lang kayo bukas, dapat mga ayos na kayo ha para maaga tayo makarating dun. Sabi ni Loida at saka umalis. Sumapit na ang kinabukasan. Alasin ko yun ang hapon. Nang marinig ko si Loida at Malu sa tapat ng bahay namin. Hoy Rose! Aalis na tayo, anong oras na? Dinig kong sabi ni Malu. Oo, tapos na, andyan na, sabi ko. Nagtaksi na kami para hindi naman haggard sa biyahe. Habang nasa biyahe kami, panay ang joke ni Loida. Sobrang saya at ingay-ingay niya kahit si Kuya Driver ay binibiro niya. Hindi naman nabago sa amin yun kasi sa aming tatlo si Loida talaga ang pinakamaingay at joker. Andito na tayo ma'am, sabi ng driver. Bumaba na kami ng taxi at pumasok na sa hotel. Dumiretso kami sa front desk para tawagan si Hapon. Sige po ma'am, akyat na lang daw po kayo. Sa room 704 daw po, sabi ng front desk. This way po ma'am, sabi ng isang boy habang tinuturo ang elevator. Ay, hindi kuya, ayoko mag-elevator. Maghahagdan na lang kami. Sayang naman itong suot ko at ang red carpet nyo kung hindi ko malalakaran, sagot ni Loida. Nagtawanan kaming tatlo habang papunta sa hagdan. Pakiramdam namin ay ang ganda-ganda ang yaman namin sa ambience ng hotel at suot namin. Nasa fourth floor na kami ng hotel. Nang may makita si Loida na isang pinto. Bahagyang nakabukas ito ng konti. Mga 7 hakbang lang siguro ang layo ng pinto sa amin. Nagsalita si Loida. Uy, buksan natin yung pinto, tignan natin yung loob ng kwarto. Wala namang tao eh. Sabi niya na may kasamang mahinang tawa. Nang mga panahon na yun ay hindi pa uso ang CCTV. Sige, pagsang-ayon namin ni Malu.
Nagmamadali kaming kumunta sa pinto na yon para makita ang loob. Ngunit habang papalapit kami ay sa hindi ko malaman na dahilan ay may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin na para bang pinipigilan ako na huwag namin puntahan ang pinto na yon. Ngunit hindi ko pa rin binigyan ng pansin yon. Ko at si Malu ay parehong nasa gilid ng pader, sa gilid ng pinto. Habang si Lloyd ang humawak at bumukas ng pinto. Nang buksan ni Lloyd ang pinto ay agad siyang natulala at animo ay may kung anong nakita at napako ang tingin sa loob ng kwartong yun. At nang tignan din namin ni Malu ang loob ng kwarto ay gulat na gulat kami sa aming nakita. Animo ay isang malalim na bangin ang nasa loob ng kwartong yun. Sobrang ingay na animo may mga nagsisigawan sa loob na parabang mga boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bigla kong hinila si Lloyda at dali-dali kong isinara ang pinto. Nakita niyo ba yun? Sabi ni Malu na tila takot na takot. Oo, ano yun? Bakit ganun? Imposible naman na magkaroon ng bangin dito lalo na sa kwarto na yan, sabi ko. Pansin kong walang kibo si Lloyda. Siguro ay hindi pa rin makapaniwala sa aming nasaksihan. Tara, mag-elevator na tayo, sabi ko. Nakarating kami sa room 704. Nandun na yung hapon sa pinto. Kinausap si Lloyda ngunit pansin kong parang wala sa mood si Lloyda. Ang kaninang maingay at makulit na si Lloyda ay tila laging tulala at tahimik. Naisip ko na lang na baka masama ang pakiramdam. Kumain muna kami at nagpahinga ng konti. Nang biglang mag-aya na si Lloyda na umuwi. Uwi na tayo. Masama talaga ang pakiramdam ko, sabi nito. Sayang naman yung suot natin kung uuwi agad tayo, sagot naman ni Malu. Next time na lang tayo ulit gumimik, pahinga muna tayo. Araw-araw na lang tayo nasa gimikan kaya siguro parang magkakasakit na ako. Sabi ni Lloyda na makikita mong nawala talaga sa mood. Oo nga, tama si Lloyda, magpahinga muna tayo sa bahay, baka palayasin na rin ako ng nanay ko. Tara na, uwi na tayo para makapagpahinga na din si Lloyda. Pagsang-ayon ko kay Lloyda, dahil na rin siguro sa nakikita kong iba na talaga ang aura ng mukha niya. At nang sa ganun ay makapagpahinga na din kami. Nakalabas na kami ng hotel hanggang sa makasakay na ng taxi. Napansin kong tahimik lang si Lloyda at tulala habang nakatingin sa bintana. Bago sa akin yun. Dahil dati naman, kahit may sakit siya ay hindi hadlang yun para itigil niya ang kakulitan at kadaldalan niya. Uy Lloyda, ayos ka lang ba? Ba't ang tahimik mo? Daig mo pa yung broken hearted ah. Biro ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Binaliwala ko na lang at baka masama na talaga ang pakiramdam. 12 midnight na nang makarating kami sa aming lugar. Pagbaba namin ng taxi ay biglang nagsalita si Lloyda. O paano? Next week na lang tayo ulit magkita-kita ha. Pahinga muna tayo. Sabi nito na bahagyang nakangisi. Hindi ko alam ngunit may kakaiba sa ngiti na yun. Pakiramdam ko ay hindi si Lloyda ang ngiti na yun. Pero hinayaan ko na lang. Pagdating ko sa bahay, naligo muna ako at nang matapos ako ay agad na akong humiga sa aking kama. Nang bigla ko na naman naisip yung nakita namin sa hotel na yun. Palaisipan pa rin sa akin kung ano yun at bakit ganun ang loob ng kwartong yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Bangin talaga yung nakita namin. Pero paano naman magkakaroon ng bangin sa kwarto ng hotel? Hanggang sa nakatulog na lang ako kakaisip. Makalipas ang 4 na araw, pumunta sa amin si Malu. Rose, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Lloyda? Ha? Bakit? Anong nangyari? Pumunta kasi yung nanay niya sa amin, sabi, pasyalan daw natin si Lloyda dahil may sakit. Talaga? Bakit daw?
Sige, alika, tara. Puntahan natin yung kaibigan natin. Sabi ko at agad na pumunta sa bahay ni Loida. Loida? Tao po? Pasok kayo dito, Rose. Sabi ng nanay ni Loida. Pagpasok namin ay agad kong nakita si Loida. Sobra akong nagulat at natakot sa aking nakita. Si Loida. Nakakatakot ang itsura ng kaibigan namin. Ang ilalim ng mga mata niya ay sobrang itim. At tila lumaki ang itim ng kanyang mga mata. At ang sobrang nakapagpatakot sa amin ay ang dila niyang nakalabas. Hindi lang ito nakalabas, kundi nakalaylay ito hanggang sa kanyang dibdib. At parang may likido na kulay itim ang lumalabas sa kanyang bibig. Sobra ang kilabot at takot ang nararamdaman namin ni Malu ng mga oras na yun. Loida, anong nangyari sa'yo? Kilala mo ba ako? Sabi ko kay Loida, subalit hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin na sobra kong ikinatakot. Ngunit sadyang pinipigil ko ang takot para sa aking kaibigan. Habang si Malu ay hindi makapagsalita at kanina pa todo ang pagkakakapit sa aking braso. Ano po bang nangyari kay Loida, tita? Bakit siya nagkaganyan? Tanong ko sa nanay ni Loida. Hindi ko alam, iha. Basta pag-uwi niya dito nung nakaraan, maghapon at magdamag na lang siyang nakahiga at walang imik. Maghapon lang siyang tulala. Hanggang pagising ko ay ganyan na ang itsura niya. Mangiyak-ngiyak na sabi nito. Dinala ko na siya sa ospital, wala naman nakita ang mga doktor na sakit niya. Baka dalhin ko na lang siya sa Antique sa probinsya namin at dun ko na lang siya ipagamot. Para may katuwang din ako sa pag-aalaga sa kanya. Yung mga kapatid niya kasi ay nandun lahat, sabi pa nito. Ayokong tignan si Loida. Ibang-iba na ang itsura ng kaibigan ko. Ang masayahin at joker na Loida na kilala ko ay tila wala na sa sarili at parang hindi si Loida yun. Kinabukasan, dinala na siya ng kanyang ina sa Antique. Makalipas ang 5 buwan ay wala na kaming balita sa kanya. Hanggang isang araw, nakita ko ang tita ni Loida. Si Tita Ning. Uy, Tita Ning, kamusta po? Kamusta na po si Loida? Maayos na po ba siya? Nagulat ako sa sagot niya. Patay na si Loida, Rose. 1 buwan na ang nakakalipas. Hindi niya nakinaya. Pinagamot siya doon at dinala din siya sa mental hospital. Nagsasalita na kasi siyang mag-isa na parang laging may kaaway. Kung ano-ano lang ang nire-reseta sa kanya, wala namang pagbabago at mas lalong lumalala ang kondisyon niya. Hindi nila talaga natukoy kung ano talaga ang sakit niya. Hanggang isang araw, nakita na lang siya sa kanyang higaan na wala nang buhay. Halos hindi ako nakapagsalita sa nalaman ko. Wala na yung isa sa tinuturing kong kapatid. Iyak ako ng iyak nang nalaman ko ang balitang yun. Hanggang ngayon, iniisip ko kung bakit siya nagkaganon. Kung bakit nangyari ang ganon sa kanya. Iniisip ko, may kinalaman ba yung nakita namin sa hotel? Kung hindi niya kaya binuksan yung pinto, mangyayari ba sa kanya ito? Hanggang ngayon, ang daming tanong sa utak ko na kahit kailan ay hindi na masasagot. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana ay nagustuhan nyo.